Hey mga brods, mga brods, ito nga pong si The Beast, Calvin Nabueba. Ayun nga, pinaplano na ito ng SMB next season dahil ito nga si The Beast ay gusto nga i-trade talaga ito ng Magnolia Hotshots. Alam naman natin na nalaglag na ang Magnolia kung saan ito pong si The Beast nag-average ito sa All Filipino Cup ng halos 7 points per game lang mga brods. Medyo mababa kay The Beast yan, tapos 7.5 rebounds per game naman siya and halos 3 assists per game. So medyo decente naman yung rebounds and assists ni The Beast, pero yung points lang din talaga ang medyo mababa sa kanya. Alam na rin naman natin yung laruan ni The Beast, hustle player ito, hindi ito masyadong pumupuntos dahil all out ang laro na ito pagdating sa mga hustle, sa plays, at lalong-lalo na sa depensa mga kabrods. Sa Magnolia kasi parang nakukulangan din sila dito po sa produksyon ng binibigay ni The Beast, Calvin Nabueba. Kaya ito na nga po mga kabrods, ayun ang Magnolia ay plano ngang i-trade ito pong si The Beast, tapos ang ipapalit sa kanya ay isang scorer na power forward din. Bali-balita nga, nasa Blackwater Bossing nga daw ang hinahanap nito ng Magnolia Hotshots. Pero ito ay magiging 3-team trade kung saan may involve talagang Blackwater plus ito pong SMB para ma-ship ito pong si The Beast sa SMB. So ang lakas na ng SMB mga brods, hindi nga na natin alam at hindi rin nila ma-imagine kung si The Beast ay naandyan pa. Sa katunayan nga, di ba, ay leading pa sila against Rain or Shine Elasto Painters. Ngayong semifinals, may chance ulit silang makapagkampiyon. So ito pong si The Beast ay idadagdag mo pa sa SMB. Tapos, ilang beses na rin nagkakampiyon ngayon or sa mga past few seasons natin, lalo nang lalakas ang SMB mga brods. Alam naman natin kahit wala naman dyan si The Beast Calvin Nabueba, malakas naman na talaga ito pong SMB. Gusto lang din talaga nila magpalakas palalo, lalong-lalo na sa future ng franchise dahil yung mga ibang players nga neto may edad na rin mga kabros like sina Chris Ross and Marcio Lassiter. Hindi rin naman natin i-compare si The Beast Calvin Nabueba sa mga scorers ng SMB. Dahil ito kasi si Calvin ay malaking bagay nga daw ito pagdating sa depensa at hassle mga kabrods, kung saan talagang ngayon na hahawa niya yung mga players niya or yung mga teammates niya pagdating sa hassle, sa rebound, sa mga knockout plays, sa mga pass break mga brods, pati sa depensa mga kabrods. Lalong-lalo na kapag may import conference na ito talaga ang pinaka-the best na pwedeng gawin ng SMB dahil sa import conference malaking bagay talaga si Calvin Nabueba. Bakit? Dahil yung mga imports nga ay talagang inaasar-asar talaga nito ni The Beast Calvin Nabueba kung saan mind games. Dahil syempre saan ba kumukuha ng puntusan ng isang team, di ba? Sa import lang din. Kaya malaking bagay kung may import ka, pero si The Beast Calvin Nabueba talagang inuutakan niya at talagang iniinis niya ito pong mga imports ng mga koponan. Kaya dun napupunta sa mga fouls, foul trouble, tapos kuminsan may eject na flagrant 2 ang mangyayari dahil syempre na mind games ni The Beast Calvin Nabueba. Dun lang talagang effective ito pong si Abueba sa import conference dahil syempre yung depensa rin niya napakaganda sa import kung saan sa sobrang dikit ng depensa ni Abueba talagang hirap na hirap makapasok yung mga imports, kaya naiinis na lang sa kanya, tapos talagang inaasar pa niya, di ba nga? Lalo siyang naasar nung issue doon sa kay Terrence Jones. Sa sobrang asar ni Jones talagang halos magsuntukan na sila ni Calvin Abueba. Doon lang talaga effective din ito pong si The Beast, kaya sa next season sa import conference baka dito nila iti-trade itong si Abueba sa SMB. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba sa lahat po ng mga SMB fans, bagay ba ang isang The Beast sa SMB? So dito naman po tayo, no, sa kabilang balita naman natin mga broads. Ayun nga, may mga reports din tayo dito po. Tayo. Okay. Dito Mr. nga po kay Stephen Holt. Sabi nga niya, ito nga daw po si Stephen Holt. Ngayong nakapaglaro na ito ng full season, ay pwede na at na-release na yung first pick ng no trade for number 1 pick. Dahil at isa rin si Holt sa mga dahilan kung bakit nasa angat na standings. Ito pong Terra Firma. At sinabi na rin dito ni Mr. Homer sa Filipino Cup. Isa ang Hinebra sa mga interesado kay Stephen Holt.
kailangan din nila ng so, mga ganitong alam na alam guards. Nyo yan. Kasi nga, ito pong diba? Si LA Tenorio, injury prone na rin, nagkakaedad na rin. Tapos ito nga rin daw, group, si Stanley Pringle, ganun na rin mga fans, injury prone na rin. Tapos si Scottie Thompson, wala pang date kung kailan ito babalik dahil yung mga nangyayari sa PBA. Pero ito pong siyempre, expected na rin naman na ipoteta po si Stephen Holt. Alam naman natin, farm team din ito mga broads, kakakayang offer nito sa kanya. Under the table ng barangay na San Miguel de la Higuera. Naging history sila ngayong season. So ito pong si Stephen Holt ay offeran din ng malaki ng barangay na San Miguel de la Higuera. Do or die game. Mas malaki talaga ang binibigay ng barangay na San Miguel management kaysa dun sa mga players ng SMBA. Sabi nga nila, ibang pinapasaw nila doon. So ito pong si Stephen Holt mga kabrojan. Pinaplano pa lang ito ng Hinebra at Stephen Holt. 21 points per game, 8 rebounds per game, at halos 7 assists per game ang edad. Dahil rookie veteran na rin ito, 30% na rin ito pong si Holt. Talagang malaking bagay ito sa barangay na Brasal Miguel. Kung makuha nila ganoon yan, magiging tanda nila nakatapat at nakaisa pa sila ang Reynosa niya. Medyo hirap pa makaisa ngayong semis, diba? So isa nga sa mga dahilan ni Stephen Holt as a guard position dahil gusto naman ang pinapakita ng first pick na ito. Talagang legit. So pwede mo rin itong gawing shooting guard. Talaga si Holt, ang maganda kasi kay Stephen Holt naman sa yung mga clutch ni Stephen Holt at hindi niya, na rin natin masasabing rookie lang ito, mga super rookie flashy na rin ito mga bros. Tapos ang ganda rin po may edad na rin Stephen Holt, talagang hindi siya babansagang talagang hinog na hinog dati, na mga kabrods na wala lang. At syempre ito napatunayan niya first time ito ng Terra Firma dahil ang dami na rin itong experience sa ibang bansa mga kabrods. Kaya pagdating dito sa PBA parang minamaniman na lang niya. Kaya dito sa Terra Firma natutulungan niya umangat ito ng Terra Firma. Alam natin na yung Hinebra ang dami na Pilipino ka mga magagaling. Kaya ito nang si Stephen Holt ay umaangat na ang para sa kanila ito, kaya bumabangon ito sa Hinebra sa mga SMC teams lalo ng barangay na Brasal San Miguel. Although, na gusto na rin pala siyang gawin niyan ng mga ibang kaya marami din tayo mga reports katuwing maglalive din ito pong si Mr. Snowbabrush. Ito pong si Holt pala ay natatarget na rin ng barangay Hinebra sa San Miguel dahil balibalita nga may mga teams din na nagkaka-interest na dahil ang lalaki nga ng mga sinasahod ng mga players na ito. Pero alam nila benefit naman dahil pwede talaga nilang kunin ito pong si Holt lalong-lalong ng Terra Firma Jeep ng ibigyan mo lang ito under the table papayag. So ito pong si Stephen Holt, sayang din siguro lalakas lalo mga bros ang Hinebra. Ito pong si Holt makuha pa ito ng coach Tim Cohn. Teachable ito pong si Holt, walang attitude. Umaangat na rin naman 6-4 na sila sa momentum sana ng season. Pero ang ganda pa ng shooting, ganda nila dahil syempre nasisilo sila under the table ng mga offers. Mabilis na mga big-big at 4-pointer ngayon mga bros. Lalong-lalo ng Hinebra. Pero ganun talaga mga bros. Si CJ Perez hirap din dito sa bantayan eh. Ito pong si Holt malaki na, hindi ka talaga lalakas kung gusto mong magpalakas pa. Ibabang-abang ito po ang trade na ito, lalong-lalo na si trade Mr. Homer Saison. Kaya ito ang nangyayari ngayon ang nagsabi sa mga mabibigat na teams so, like MVP na rin group. Ito. And SMC Group mga kabros, kaya aapangan natin ito ng Hinebra dahil syempre busy pa sila against Meralco Boats at tinatarget na sa mga trading blocks dito na sila nagagawin ng barangay na Brasan Miguel ngayong season, lalong-lalo na. Pero para sa mga bros sila, tapos gusto rin nilang mag-adjust ulit yung mga fans. Syempre lumalakas ng Terra Firma tapos biglang aalis si Holt. Kaya comment ang palakas dito, naman mga lang Terra Firma Jeep mga bros. Pero yun nga, business is business sa PBA. So ikaw mga bros, komento mo lang pinyo mo dito at iisa-isa natin. Salamat po sa panonood mga bros. This is our related highlights yun lang. I'm out.